yang galing kami kumain yan, tumigil kami sa isang ano, restaurant. Reklamo na yung driver kasi gutom na. Papunta kami ng ano niyan, ng sinaya ng damam. Doon kami pansamantalang lilipat magtrabaho sa Al-Nadja kasi kulang ang tao doon, electrical at mechanical. Dalawa kami yung kasama, si Raymond at saka ako. Si Raymond ay isang electrician, bilis ng takbo, lapad pa ng kalsada. Dami mga puno na iiba, parang ano yata yan, parang farm ng ano, alam nyo yung olive, yung pinanganuhan ng olive tree at saka olive oil, ano yan, inaalagaan ng tubig yan palagi kasi hindi magkakaganyan yan kung hindi ano yung tubig, malalagas yung dahon yan. Yung olive oil dito, tag ano lang, tag 25, 500 ml. Sa atin, magkano kaya yan? Lawak po. Mababa na yung binyahe, hindi pa rin ano. Yung speed namin nito 100 kilometers per hour. Ano? Ilang minuto na takbo namin. Hindi pa na ano yung ano, mga puno. Hindi pa nakawala sa mga puno. Diyan pa rin yun, kabahayan. Yan o, railings, yung dilaw na yun umiikot yan pag maano yung ano dun, makasandal, hindi masyado maano yung pintura, magagasgas kasi umiikot yan. Fly over. Ano yung fly over o overpass? Fly over yata yung ganyan tawag eh. Kasi nasa taas lumilipad. Ano, ilang lanes yan? 1, 2, 3, 4. 4, 5 lanes yata yan. Parang expressway ba? Kaya yung ano dito, bilis takbo. Rurut ang mga sasakyan dito, kaya dapat alerto. Kasi minsan may tumatawid na ano dito, camel, o kaya yung ano, yung kambing. Kasi yung ano, yung pinapano nila ba, pinapakawalan para maghanap ng pagkain. Minsan may naliligaw sa ano, kung saan saan na pupunta. Hahanapin yun ng ano, tagabantay, may nagbabantay doon eh. Yan. Yung mga dilaw na yan, no, sa kabila, sa kanan, na ano, buhangin yan. Napakahiwaga ang ano, yung lugar na Saudi. Biruin mo isang disyerto, mayroong ano, buhangin. Tumpok-tumpok na buhangin.
minsan bundok, saan ang galing yun, layo ng dagat dito sa bahagi na to. Kahit sa Riyadh meron din eh, nasa kalagitnaan yun, layo sa dagat, meron ding buhangin. Ang buhangin dito may puti, may orange, at saka yan dilaw. Saka ang ano dito, yung buhangin, napakapino. Hindi kagaya sa Pilipinas, sa atin. May halong ano, may halong parang ano, graba. Dito yung inano na graba sa ano, yung mga bundok-bundok na bato. Tinitibag yun. Tapos ginigiling. Yan yung inano ng ano, graba. Dati nung ano, sa nung sahil pa ako, nakapagtrabaho ko sa ano, yung motor pool, tapos yung ano namin, negosyo ng amo namin, ano yung batching plant. May ano sila, sariling crusher. Tapos bumili sila ng area ng ano, bundok na buhangin. Binili nila yon doon, ang nakakot ng ano, buhangin. Orange yung buhangin doon. Kung kailangan nila ng ano, puti na buhangin, may ano, kukuha sila sa ibang lugar, binibili nila yan. Mahigit 200 lang yung isang dambax, bali 18 cubic meter yung volume na isang dambax. Kasi minsan may nag-order sa amo namin ng ano, yung kung klase yung ano, puti na siminto, hollow block na puti. Kaya kumukuha sa ibang ano, lugar. Yan ang tubo, ginagamit sa Aramco yan. Daanan ng ano, oil, pinapump. Dahil sa area na to, maraming ano, nag ano ng oil, naghihigop. Tapos dadalhin dun sa ano, refinery. May refinery dito sa ano eh. Saan ba yun nakita? Nadaanan namin, malapit sa dagat. Naligo kami, kasi kami dati sa ano, 2015. Bakasyon yun. Nag-outing kami. Sponsor ng kumpanya namin. Doon na nakita ko yung ano, oil refinery. Sa Bagik, ano yun. Basta, kalimutan ko yung pangalan ng lugar na yun. Yan, buhangin na naman. Flyover, hindi pa natapos. Maraming project yung Saudi ngayon, kaya yung ano nila, yung gobyerno doon kumuha ng ano, kumuha ng budget sa ano, siguro tax. Kaya yung tax ngayon dinagdagan ng 10%. Dati may 5%, ngayon dinagdagan ng 10, nagiging 15%. Halimbawa pag mag palod ka ng ano, 20, yung 20 mabawasan nyo ng 3. Kaso pag bibili ka ng card na ano, 20 ang laman, ano, ang laman nun 21. 21 din yung babayaran mo. Tapos yung 21 mabawasan nyo ng ano, 3. Uli ano nung natira sa si Utsu. Ang ganun. Yan, buhangin na naman. Buhangin sa kanan na bahagi. Yan, sa unahan. Tumpok-tumpok na buhangin. Ilan? Oh.
maka istrik nga no karsadaw pwede kang iidlip ilak mo yung manubila ilak mo ng 5 minutes idlip ka subukan mo diba pagising mo nasa langit ka na kung sakaling malangit mapunta sa langit di nga maka istrik nga sabi nga na nga no yung dati kong kaibigan na driver pag dumating sila sa ganyan ano napaka straight na daan nilalak nila yung ano manubila tapos pwede nang mag cellphone o kaya iidlip ng ilang segundo pero parang delikado iwan ko kung totoo yung sinasabi nahirap kasi pag umidlip ka eh pag dilat mo nasa ospital ka na buti kung ospital lang hindi sa langit malalaki pa naman yung dala nila yung mixer 10 cubic meter yung laman ng kanilang mixer tapos yung takbo nila nasa 80 kilometer per hour kasi nakalak yung mga ano namin doon eh yung mga makina ng sasak truck nakalak ng 80 yan kasi yun yung maximum speed na inano sa national highway pag yung mga ano maliliit 120 pero yung ibang kaibigan ko na driver ang ginagawa nila kasi lugi sila pag ano eh pag malayoan yung biyahe pag malayoan yung biyahe por, ano yun yung isang biyahe pag lumagpas ng 100 kilometrong distansya sa hahatera nila ng ano masa ng simento ano na yun 50 real ang biyahe. Ngayon kung ang speed nila ay nasa 80 lang, makadalawang ano lang sila sa isang araw, biyahe. Ang ginagawa ng kasama ko, pinaano nila yung ano, lock. Pumupunta sila sa ano, tapos pinatanggal yung lock. At yun, makatakbo na sila ng 120. Magbigay lang sila ng pera. Tapos pag maka, hindi naman lahat, ano hindi naman sa buong ano 120 yung ano lang yung may lugar na ano yung walang kamera o walang radar doon sila nagpaano nang ano, pabilis kaya pag nakatakbo sila ng ganun kalak pabilis kakuha sila ng ano tatlong biyahe sa isang araw payda na sa kanila yon 150 isang araw ano yon overtime di kasama yung basic nila noon mga driver ng mixer pero ngayon iwan ko lang kung obra pa yun kasi parang mahigpit na yata marami ng kamera na inano sa highway kasi iniwasan nila yung ano yung aksidente malaki kasi ano pag na-aksidente pag mabilis malaki yung damage hindi lang sa sasakyan pati na rin sa ano driver o sa mga sa tao na sumakay sa ano sasakyan yan o buhangin na naman pag mabilis yung ano kasi dito takbo yung konting pagkakamali mo lang sa gulong wala na tatalsik na yung ano mo sasakyan mo dati yung ano yung kasama ko na driver sa trailer nasabugan siya ng ano gulong sa harap ganyan no ganyan na sasakyan ganun din na kulay pula Mercedes nasiti yung ano niya buti hindi siya na hindi tumumbling wala pang laman yung ano niya wala pang laman yung dambax kung may laman yun itatapon talaga siya kung naka-utsinta siya nasa ano yun eh ka maximum speed siya utsinta iba kasi pag ano pag magaan hindi masyado ano yung ano niya momentum pag mabigat pag mabilis yung takbo mo tapos biglang magano sisiti yung prime mover yung naghila ng ano dumbbox prime mover tawag nun tapos may laman yung dumbbox mo tutulak ka nun baka hindi lang ano baka gugulong yung truck nun dahil sa bilis
pagmagaan lang, parang itutulak yung truck, hindi siya tatumbling. Yan yung delikado pag mabilis yung takbo tapos masabugan sa harap yung harap na gulong. Kaya yung mga gulong sa na ginagamit sa harap, mga ano talaga, mga bago tapos garantisado na brand. Yung sa likuran yan, mga China lang ginagamit ng amo namin, kasi double naman yun eh, pagsasabog siya may isa pang ano eh, sa harap isa lang. Ngayon pag mabigat yung karga, delikado. Ay, haba-haba pa ng biyahe. Papunta kami niya ng Damam, Sinaya, yung industrial. Galing din kami sa industrial doon sa, ano, sa Al Uyun. Lilipat kami sa Damam, Sinaya. Bilis ng takbo. Ayan o, flyover na naman. Daming project. Ilang ano yan, milyones yan. Hinihintay pa yung ano yan, yung budget sa tax namin. Hindi pa nila nakuha siguro. Ayan o. Dito sa Saudi, karaniwang ano, clover leaf. Yung clover leaf, yung ano, di ba pabilog, tapos walang traffic light pagdating sa crossing, may freeway siya. Kaya hindi na congest yung ano, sasakyan. Kasi pre ano siya, freeway. Papasok at palabas sa ano ka, flyover. Hanapin nyo yung ano, yung clover leaf na design ng ano, ganda yan ano, kaso kailangan ng malaking area. Sa atin di pa ako nakakita, sa Mindanao dito ko lang na ano yan eh, kita sa Saudi. Wala, isa yung clover leaf, yung ano siya, yung cruising siya tapos walang traffic light. Pero yung mga dumadaan doon, yung ano na yun, kalsada, freeway siya. Hindi na siya titigil. May dada, may daadaanan siya sa ano, para makalagpas sa kabilang ano. Maka, anong tawag nun? Makatawid. Sa kabilang tawira na, hindi na kailangan tumigil. Diretso-diretso yung, didiretso yung ano niya, takbo. Yun yung purpose ng clover leaf. Yan o, ano na naman yan, flyover. Kakaduling yung mga barrier. Lawak ng Saudi.
kailangan ng ano yung driver nito, kausapin. Hindi ka pwedeng tutulugan mo yung driver, baka antukin, delikado. Kausapin mo, libangin ba pintuhan. Kahit pintong walang kwinta, basta hindi lang ano, hindi lang antukin yung driver. Hindi rin naman nila alam yung kwento na kinikwento mo sa kanila, kung may kwenta, wala. Importante, maano sila, malibang. Para hindi antukin. Ganyan, no? Pag tumititig ka nga lang sa highway, oh, tingnan mo, antukin ka na. Paano pa pag mahaba yung biyahe mo? Kakaantok. Wala kang ano na ano, yung mga view na ano ba magaganda, wala kang makita. Kaya pag ganyan na biyahe, antukin ka. Kahit ako pag ano, pag biyahe, tumitingin ako sa kabilaan, mga ano, mga view, mga tanawin, parang excited. Pero pag babalik-balik na na area, wala na. Pwede mo nang tulugan kasi memorize mo na yung ano, dadaanan mo. Yan o, flyover na naman. Ang dami kasi, ang lawak kasi ng ano, ng Saudi, kaya ang ginagawa ng ano, ng gobyerno siguro, para yung malalawak nilang area maokupahan o matirahan, o kaya magagamit, nilalagyan nila ng karsada para mapasukan ng sasakyan. Doon magkalakas ng lobby yung ano, mga investor o mga tao na titira, o kaya magtayo ng planta, negosyo. Sa atin, baliktad eh. Magtayo muna ng bahay bago yung karsada. Sa kanila, karsada muna bago bahay. Importante sa kanila yung karsada. Kasi ang mga tao dito, karaniwan, may sasakyan. Hindi, karaniwan. Lahat yata ng Saudi. Parang ano na sa kanila, basic commodities na yung ano, kasama sa basic commodities yung sasakyan. Hindi uso sa, hindi kagaya sa atin na pwede ka lang sasakay ng ano, magkukumyot. Dito wala. Mayroon ding ano dito, mayroon ding taxi at saka anong tawag nun, parang Uber. Mayroon din dito sa amin, sa Saudi. Yan, sa kanan, buhangin naman yung ano, kabundok. Haba ng pila ng mga truck. Oh. Parang may ano yata sa unahan. Checkpoint. O nagkasunod lang talaga sila. Malalaman natin. Charang, abangan. Yan. Tangkir ng guberte kang tangkir. Wala, magkasunod lang talaga sila, walang checkpoint. Kalapit lang yung speed nila. Puno na naman. Kahilera na ang mga sasakyan ng mga ito, no? Bakit ang lalapit nila? Parang may checkpoint yata. Yan ang lalapit na checkpoint.
Checkpoint. Apa nama trailer di itu? Oh, lama kalau aku main checkpoint. Tapi malam sekitar Eh, ikan. meron pala, lumagpas na kami. Biyahe kakaantok bilis ah paruro to bertikan pa yung nauna sa amin yan play uber na naman. Anto ka rin pananood sa ano ko video. Ganyan no, hindi talaga ako pwede magano driver kasi hindi talaga ako marunong. Kaya hindi ako pwede maging driver. Hindi ano talaga ako yung hindi ano ba halimbawa may isang lugar na pupuntahan ako hindi ko kagad maalala ulyanin ako ano itong sinusundan truck anong karga nito missile. Ang bilis yung takbo ng truck ko. Ano lang sa amin eh, isang daan, baka walang ano dito, camera. Kasi pag may camera yan, hindi ganyan kabilis yung takbo niyan. Naiwan din. Yan o, pump house yan. Ng ano, aram ko. Pa, yun yung naghihigop galing sa ano, galing sa naghihigop sa ilalim ng lupa tapos ipuporward doon sa ano, refinery. Ang lalaki ng mga pump siguro doon, laki yung tubo na ano eh, ginagamit. Dumating na kami sa ano, parang sentro na yata to. Ah, ito yung ano pala. Yung tawag nun. Sinaya.
sa loob na yan. Lapit na kami maka ano sa planta. Daming dito na yung sa ano, Sinter Island dits yan. Tapos na ng ano, tapos na yung season ng dits kaya wala nang bunga. Yung dits isang bisis lang yan, namumunga sa isang taon. Tuwing tag-init. Umpisa yan mga Abril. Abril, March, ganyan. Namumunga na yan. Black pa. Mga ano na to dito, mga planta, industrial area na to, yung Sinaya. Yan ang mga tangki. Refinery yata yun dun. Pasok na pasok, mga suki. Yan. Lapit na rin sa wakas. Excited na makakita ng ano, Alnadya. Titikim ng cupcake. Maraming cupcake daw ginagawa dito eh. Yung ibang produkto ng ano, Alnadya ginagawa doon sa ano, sa Pusya. Dun sa uyon. Ayan. Maraming nakapilang trailer. Trailer. Pahina na lang yung takbo namin kasi nasa loob na ng ano, Sinaya. May limit speed na dito. Bigat pa naman ang toolbox ko. Hirapan kami mag buhat pa ng pakarga sa pick up. Pick up kasi yung sinasakyan namin eh. Nasa likod yung gamit namin, pinarga. Yun. Lapit na. Nakaparada, dumating na kami. Salamat sa pagsama nyo sa biyahe namin. Sa uulitin.